Bayan ng 81 taon, alay ang tamang balita, tamang serbisyo sa Pilipino. Ito ang DZRH, sumasabay sa kasaysayan ng bayan. DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipino. DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, subok na sa balita. DZRH, halikin ng katotohanan. DZRH, mapapagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH, miyembro ng KBB, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood po naman sa atin sa pamamagitan ng ating YouTube at ng Facebook account ng DZRH News Television at ng DZRH Manila. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw at magandang po kayo mga nilalang. Ayan. Alauna naman mga kaibigan at tulad ng dati, magkakasama naman ho tayo sa loob ng kalahating oras hanggang 1:30 ho tayo dito po naman sa ating show na Showbiz Spotted! Matitindi mga balitang showbiz na naman po ang bibigay ko sa inyo maya-maya po lamang. Hitik na hitik po tayo ngayon sa mga balitang showbiz mga kaibigan. Ngayong araw ng Lunes, ano po? Lunes ngayon, medyo maulan pa rin ho. Nagsimula ito noong, kailan ba nagsimula ang tag-ulan? Noong Sabado yata, no? O anong Friday pa lamang, nag-uulan-ulan na. Pero bumuhos talaga ang ulan noong Sabado. Alam nyo mga kaibigan ha, for more than 20 years, eh nakapaligo pa rin, nakapaligo na rin ako sa ulan kahapon. Ay, nung Sabado pala. Kung hindi ako napunta ng 13, ng Sunshine Dios sa 13, hindi pa ako makakapaligo. Dahil kung nandito ako sa Manila, sa Manibay, ay hindi talaga ako lumalabas ng bahay, ano, lalo na kapag malakas ang ulan. Pero last Saturday, talaga namang kumbaga sa sini ay blockbuster po naman talaga ang ulan, ano, kung kaya medyo nakapaligo ako, medyo lumabas yung a child in me. Ayan, ako pa rin po yung mga kasama hanggang 1:30 mga kaibigan. Ako pa rin po ito, ako pa rin po si Rocky. Tulad nga na nang nasabi ko, ano, lagi ko lamang sinasabi, stay at home pa rin tayo dahil nasa MECQ pa rin ang Metro Manila, ano, at ilang bahagi po naman ng Luzon. Mag-stay lamang tayo sa bahay, malaking tulong na po yun, hindi lamang po sa ating pamilya kundi sa ating po namang gobyerno, ano, para po naman tuluyan ng mawala ito po namang COVID-19 o itong virus na sumasalanta po naman hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kaibigan. Ngayon po o kahapon ay nagkaroon po tayo ng positive po, nadagdagan po ng 3,000, kaya mag-ingat-ingat po tayo, ano, lalo na po doon sa mga mahiling bumili sa online, ano, medyo iwas-iwasan nyo na po ang bumili sa online o kung hindi nyo man maiwasan na bumili sa online, abay make sure na i-sterilize nyo po muna yung inyong mga binibili bago nyo po yan gamitin o kaya bago nyo po yan damputin o hawakan. Ano ho? Make sure na bago nyo damputin yan o buksan ay kailangan meron ho kayong mga ini-spray dyan mga kaibigan. Make sure, ano ho, na pag nag-spray kayo, hayaan nyo muna ng mga 5 minutes bago nyo yan buksan para po medyo safe po tayo. Okay? Dahil si Michael B po ay yan po ang dyan po niya nakuha yung sinasabi niya na COVID-19. Okay? So, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ngayon, ratsadayin na natin. Ay, doon sa mga gusto magpabati, ano, dyan lamang kayo, stay put lamang kayo, mag-comment lamang kayo, ano, doon sa comment section po naman ng ating Facebook Live. At yan po naman ay aking babatiin maya-maya po lamang live na live po tayo ngayong araw ng Lunes. Kaya narito na, ratsadayin natin ang ating mga headlines sa ating mga balitang to artist. Narito po! Showbiz Spotted number 5, Michael V, nagbigay ng tips kung paanong hindi dapuan ng COVID-19. Showbiz Spotted number 4, panganay na anak ni Vong Navarro, nakapagtapos na sa kolehiyo. Showbiz Spotted number 3, Matt Evans, itinangging hindi nagbibigay ng child support.
Showbiz Spotted number 2, kidney ni Jen Rigala is stable na. Aktor nakakaranas ng severe gout. Showbiz Spotted number 1, Mark Anthony Fernandez, itinanging nilustay ang nakuwang mana sa amang si Rudy Fernandez. At yan mga kaibigan, atin po naman mga matitinding mga headlines sa ating mga balitang top artists na kinala po naman ng ating 139 researchers. Balik rin naman ako dun sa ating 139 researchers. We have 139 researchers for Showbiz Spotted only mga kaibigan ha. Pero lima lamang po ang binibigay nilang balita sa ating. Kaloka talaga. Shout out muna tayo sa lahat muna mga naman nanonood sa atin. Mamaya po isa-isain ko kayo ano. Kaya ngayon, ratsadain kagad natin ang ating mga detalye sa ating mga headlines, sa ating mga balitang top artists. Unahin natin mga kaibigan ang ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 5 dahil na meron daw pong panibagong tip. Ito po naman si Michael V kung paano hindi tayo dapuan ng COVID-19 o para po naman doon sa mga dinapuan na ng COVID-19 mga kaibigan ay paano po natin palalakasin ang ating immune system na kailangan po natin. Tandaan po natin mga kaibigan, ang immune system po ang tinitira po naman ng virus. Kaya kailangan po lagi po tayong masaya. Huwag po tayong mai-stress. At may ibibigay pong tip dyan itong si Michael V. Ang buong detalye narito. Panoorin natin. Kinumpirma ni Michael V na ligtas na siya sa COVID-19 matapos niyang mabuo ang 14 na araw na self-quarantine. Ngunit ayon kay Michael, may lagnat naman ngayon ang kanyang isang anak na lalaki kung saan nasa 5 araw na raw itong naka-quarantine at ipinatest na rin nila para lang makasigurado na wala itong virus. Natatawang sinabi ni Michael V na parang Netflix umano ang virus dahil hindi ito matapos-tapos. Sa ngayon ay sasailalim pa raw siya sa swab test upang masigurong walang katiting na virus sa kanyang katawan para makapag donate na siya ng kanyang plasma. Ngunit ayon sa komedyante, kailangan niya munang sumailalim sa 2 negative na PCR swab test bago siya makapag-donate. Samantala, nagbigay naman si Michael ng tips sa mga magkaka-virus na huwag may stress. Anya, dapat gumawa ng paraan ang may virus na mawala ang stress o hindi makapag-isip ng kung ano-anong problema upang hindi may stress ang mga ito. Sinabi pa ni Michael na marami siyang kilalang frontliner na hindi tinatablan, ngunit noong nagka-stress na raw ang mga ito ay doon na ito tinablan ng COVID, kaya't dapat umanong maghanap na mapaglilibangan ang lahat ng mga may virus upang di mag-isip ng kung ano-ano. So, malino mga kaibigan, ang tipo naman itong si Bitoy, itong si Michael V, huwag ho tayo magpapa-stress dahil kapag na-stress po tayo, yun na po ang dahilan para atakihin ho tayo ng ating, atakihin po naman ang ating immune system ng virus. Ang immune system mga kaibigan, kapag ka nanghina po yan, para po yan kapag ka din na po ang kayo ng AIDS, no? Ang immune system din po ang tinitira ng virus po naman ng AIDS, kaya mag-ingat po tayo. At tulad ng AIDS, yung COVID-19 po ay, di ba, parang AIDS din yan eh, kasi pneumonia niya din ang dating ang palalabasin na sakit para ikaw ay manghina. Kaya ingat-ingat po talaga tayo mga kaibigan ha. Naku, wag natin ipagsawa ng bahala. Ito po naman ang nangyayari sa atin ng pagsapan na nalanta po naman ng virus. Make sure ho na hindi lamang po ang ating mga bibig at ilong ang ating tinatakpan dahil pumapasok din po ang virus sa ating mga mata. Tandaan niyo po yan. Kung meron po tayong face shield, kailangan po natin gamitin yon. Okay? So yung mga kaibigan, ating po naman detalye sa ating Showbiz Spotted number 5. Puntaan natin ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 4. Dahil itong pangaral na anak daw po ni Bong Navarro ay nakapagtapos na sa kolehiyo. Aban, very good ano? Ang buong detalye, narito, panoorin po natin. Nakatapos na ng kolehiyo ang panganay na anak ni Vong Navarro na si Frederick Navarro. Proud na ibinalita ni Vong ang pagtatapos ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang Instagram account kung saan nilagyan ito ng caption na, "Ito ang pinakamagandang regalo na aking natanggap." Ang 22 anyos na si Frederick ay nagtapos ng kursong bachelor's degree sa Information Technology sa University of Santo Tomas. Agad namang dinagsa si Vong ng congratulatory messages mula sa kanyang mga kaibigang celebrity tulad ni Claudine Barreto na nagsabing proud ni nang here sabay congratulate nito. Sina Vong at Frederick at nilagyan nito ng clapping at heart emojis. Kabilang din sa nag-congratulate kay Vong sina Ann Curtis, Michael Flores, Jan Lapos at Jason Abalos. Si Frederick ay anak ni Vong sa kanyang dating live-in partner habang may isa pa siyang anak na lalaki din sa dating aktres na si Bianca Lapos na si Ice. Sa kasalukuyan ay kasal si Vong sa writer na si Tanya Winona Bautista kung saan ikinasal sila noong nakaraang taon lamang sa Japan.
Congratulations kay Mong Navarro ano, at sa kanyang anak na si Frederica Navarro, mga kaibigan. Totoo yung sinasabi ni Mong Navarro ano, na isang napakagandang regalo po naman para po naman sa mga magulang ang makapagtapos po sa makapagtapos po ang kanilang mga anak. Wala na pong sasaya po para sa isang magulang ano kapag ka nakapagtapos po ang kanilang anak. Kung sa palagay po ng kanilang ng mga bata na nakapagtapos ay masayang-masaya sila, dobling saya po ang nararamdaman ng mga magulang. Dahil ang mga magulang, mga kaibigan, lagi po ang habol niyan ay ang kapakanan, mabuting kapakanan ng kanilang mga anak. At syempre, ang magiging magandang kinabukasan ng mga bata. Ayan. Kaya doon sa mga pasaway ng mga bata, mga kaibigan, ano? Nako, doon sa mga millennial po, mga Z generation na nanonood po naman sa atin, ay isa po sa maibibigay ninyong kayamanan para sa inyong mga magulang o siguro masasabi natin ano, na makapagbabayad lamang kayo ng inyong utang na loob sa inyong mga magulang kapag kayo ay nakatapos na ng inyong pag-aaral. Hanggat hindi kayo nakakapagtapos ng inyong mga pag-aaral ay hindi pa kayo nakakabayad ng utang na loob sa inyong mga magulang. Tandaan po nyo yan. Ano? Dahil iyan lamang po ang lalo na doon sa mga magulang nagsusumikap na mapagtapos ang kanilang mga anak na talagang iginagapang sa hirap para lamang makapagtapos ano ay doon para naman sa mga anak ay make sure naman na ibigay niyo naman o suklian niyo naman ng tawag ito kasipagan sa pag-aaral ang inyong mga magulang dahil iyang pinag-aralan na yan ay hindi yan mananakaw sa inyo at iyan ay dadalhin niyo hanggang sa inyong paglaki. Okay? Wag niyo pipilosopihin na sasabihin niyo bakit naman si Henry C, bakit naman yung ano yung may mga iba namang mayayaman na hindi naman nakapagtapos sa pag-aaral, utang na loob. Ang sitwasyon po o ang kapalaran ng ibang tao ay hindi niyo kapalaran. Hindi kayo isang Henry C, ano ho, na hindi nakatapos ang pag-aaral pero naging bilyonaryo, hindi kayo yon, okay? Iba-iba po ang kapalaran ng ibang ng bawat isa. Okay. So, yung mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating Showbiz Spotted number 4. Bago natin dakuhan ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 3, batiin mo natin itong mga napakarami nitong ano, nagpapabati, ano ho? Ayan, si Lina Reyes Montilla. Bless us. Have a great day. Ayan, Mama Lina, hello. Of course, si Tita Jubiet. Lauriola, nanonood sa atin. Sabi niya, hope you are well and safe. Yes. And likewise, Tita Jubiet, ano? Si Vitaliana de Guzman, nanonood daw siya sa atin. Watching live FB. Stay safe. Sabi niya ganon. Si Carlos Longcop. Si Papa Carlos, nanonood na naman sa atin, no? Pa-shoutout na po sa mga kababayan niya sa Bobon, Northern Samar. Happy Fiesta daw sa inyong lahat. Ayan, okay? Ang physical distancing, ha? Lagi po natin ipairal. Okay, pa-shoutout daw sa mga mate namin, ang aming mga former classmate, mga kaibigan, ang batch 88-89. Lalo na raw po sa aming isa sa pinagwapo naming batchmate, ano, si Roberto Reyes. Ayan. At talaga may bagong business niya sa Cavite, Cavite. Wow! Congratulations sa iyo, mate. Ano, siyempre pagbati sa napakaganda naming classmate dati. Lagi may dati yan, di ba? Si Perlita Kamanglan Cariaga. And of course, si Miriam O'Leary, nanonood pa rin sa atin. Of course, kasama ang kanyang husband na hindi naiintindihan ating mga sinasabi dito pero tuwan-tuwa sa atin. Sa mga, sabi niya, totoo po, sa mga online shopping o sa mga package, may virus kasi po sa online daw siya bumibili. Ayan, ingat-ingat po ha. Si Mama Flordelis Espadilla, hello, Spotter, sabi niya ganon. Magandang araw, Mama Flordelis. Ayan, si Jerry Martinez, watching from Las Piñas. Magandang araw po, Ka Jerry. Okay, pa-shoutout daw po sa mga taga-Tacloban mula kay Mama Miriam O'Leary. Hello sa mga Tacloban, ingat kayo dyan. Si Nick Antoy, siyempre hindi nawawala yan mula sa El Nido, Palawan. Magandang araw, Nick. Alright, sino pa ba? Okay, dami. Si Jomer Ramilo, nanonood sa atin. Totoo bang lilipat na si Anthony? Wala pa rin akong balita talaga. Ano, Jomer, no? Naku, pasensya na. Hindi ko talaga makumpirma. Okay? So yan mga kaibigan, ating mga paunang pagbati. Mamaya, iba pa natin mga pagbati
Ngayon, right, sadayin na natin ang ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 3 dahil itinanggi po naman itong si Matt Evans na hindi siya nagbibigay ng child support sa kanyang anak sa kanyang dating karelasyon. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Mariing itinanggi ni Matt Evans ang balitang tinakbuhan niya ang kanyang obligasyon sa kanilang 8 taong gulang na anak ng kanyang dating live-in partner na si Jonaline Hickens. Ayon kay Matt, walang katotohanan ang nasabing balita, ngunit aminado umuna siya na hindi regular ang pagbibigay niya dito ng sustento, lalo na ngayong may pandemya. Anya, nagkataon lamang na bagsak ang kabuhayan niya ngayon dahil sa sitwasyon, lalo na at no work no pay umuno siya. Kung matatandaan, inaresto noong nakaraang linggo si Matt sa loob mismo ng kanilang bahay sa Sampaloc, Manila, ngunit hindi umano ito sa kasong pananakit na isinampa sa kanya ni Jonaline na noong 2012 kung saan na-dismiss ito noong 2013. Agad namang nakapaglagak ng piyansa si Matt na umabot sa 36,000 pesos kung kaya't nakalabas agad ito ng kulungan. Samantala, kinumpirma ni Matt na 8 months pa lamang ang kanyang anak nang huli niya itong makita at ngayon daw ay 8 years old na ito kaya't gulat daw siya dahil ang tagal na niyang nananahimik at happily married na siya kung saan may 3 na raw siyang anak sa bagong karelasyon. Si Matt ay ikinasal kay Katrina Farinas noong 2013 kung saan may 2 anak siya dito at nasa poder din nila ang isang anak nito sa unang relasyon. Ayon kay Matt, handa naman siyang magbigay ng suporta sa abot ng kanyang makakaya, lalo na at may pamilya na rin siyang sinusuportahan. Handa rin daw siyang makipag-usap sa dating karelasyon upang hindi na maulit ang pag-aresto sa kanya dahil may pamilya na rin siyang naaapektuhan sa mga nangyayari. Ayan po naman, yan mga kibig, ating po naman detalye sa ating Showbiz Spotted number 3. Ano ho, nako, kailangan po talaga ng kapag meron po kayong anak sa iba mga kibigan o sa pagkabinata at pagkadalaga, ay sa pagkabinata ninyo, ay kinakailangan nyo po talaga suportahan yun. Ano ho, hindi po ako nag-agree doon sa sinabi ni Matt na madali naman siyang kausapin at madali lamang siyang hanapin. Hindi na kinakailangan hanapin. Ikaw dapat, ano ho, responsibilidad dapat ng isang tatay na bigyan ng sustento ang kanyang anak. Hindi nga dapat na, hindi dapat yung nanay ang maghanap pa sa'yo. Dapat ikaw na mag-usa. Alam mo naman, napakabait naman ito ni Matt, ano? Matt Evans, kaya I'm sure na maayos din ang gulo na yan. Okay? So, malinaw po yung sinabi niya, ha? Hindi po dahil sa yung RA 9262 na isinampa ng kanyang dating asawa ang dahilan kung bakit siya inaresto, ha, kundi dahil doon sa sustento, mga kaibigan, na inahabol sa kanya ng kanyang dating asawa. Yung dating asawa niya, mga kaibigan, ay ano niya yun, eh, anak yun ng dating sexy star na si Coca Nicolas. Napakaganda ng babae nung bata, no? Kaya lamang, siguro mga bata pa sila nung sila ay nagkaibigan, kaya't medyo hindi pa ganun ka-matured ang kanilang mga pag-iisip, kung kaya't hindi nagkaroon ng magandang resulta ang kanilang pagsama. Kaya sa mga bata na nanonood sa atin, ano, kapag hindi pa kayo stable, huwag na humumuna kayong mag-asawa. Okay? Lagi nyo tandaan ito, mga kaibigan, ha? Lagi nyo tandaan ito. Yung payo, medyo pa ba na kote? Yung payo po ni Joey Marquez kay Winwin Marquez, mga kaibigan. Ito ang tandaan ninyo, ha? Ang sabi ni Joey Marquez kay Winwin Marquez, I think last year niya pa ito sinabi, na tandaan ko lamang ngayon, ano? Tandaan ninyo ang pag-aasawa kapag nawalan na kayo ng ihahain sa mesa, dyan na magsisimula ang problema. Ayan, tandaan nyo yan. Kapag ka sa mag-asawa o sa magkarelasyon, kapag ka naubusan na kayo ng maihahain sa inyong mesa, dyan na magsisimula ang problema ng mag-asawa. Kaya make sure na ang inyong kakasamahin, anong asawahin, mga kaibigan, ay hindi yung mga tawag dito, mga mamas boy, ano, make sure na kahit hindi na ho kinakailangan ngayon ang mga gwapo. Ang kailangan po ngayon ay madiskarte sa buhay. O kailangan po ngayon, mga kaibigan, yung hindi mga batugan, hindi yung mga kahit anong trabaho papasukin para lamang may maibigay na pagkain sa kanilang pamilya. Yan po ang tandaan ninyo. Okay?
So mga kaibigan, yung puno mga ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 3. Punta na natin ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 2. Dahil itong si John Estrada daw po ay stable na po ang kanyang kidney. Ano? Pero nakakaranas daw po ito ng severe. Severe mga kaibigan, ibig sabihin matindi. Ano? Na gout. Ano? Grabe. Ang sakit itong gout nito, as in grabe ito. Mahanginan lamang, madampian lamang ng ganyan. Napakasakit na. But anyway, ang buong detalye narito, panoorin natin. Nasa maayos na kalagayan ang kidney ni John Rigala ayon sa aktres na si Nadia Montenegro na isa sa mga tumutulong dito. Ito ang napag-alaman matapos na isugod ang aktor sa National Kidney Transplant Institute matapos na sabihin nito na mayroon siyang liver cirrhosis. Ayon kay Nadia, sa kasalukuyan ay dumaranas na matinding gout ang aktor kung saan isinagawa na rin dito ang arthrocentesis upang malaman kung na-infect ba ang kanyang kanang tuhod. Bukod dito, maayos na rin umanong kumain si John bagamat medyo utal-utal pa itong magsalita dahil sa stroke. Sinabi rin ni Nadia na sa kasalukuyan ay iniintay nila ang isa pang test mula sa fluid na kinuha sa tuhod ni John upang malaman kung safe ba itong bigyan ng steroids. Idinagdag pa ni Nadia na hinihintay pa rin niya ang updates kung isa sa ilalim sa iba pang test si John kung saan humingi rin ito ng dasal para sa mabilis na pagaling ng aktor. Nangako naman si Nadia na dadalasan niya ang pag-update sa kalagayan ni John, sabay nagpasalamat ito sa mga nagbigay ng tulong. Sinabi rin ito na nag-set up ng crowdfunding campaign ang dating aktor na si Chucky Dreyfus at ang entertainment writer na si Aster Amoyo. Kung matatandaan, nag-viral si John matapos na humingi ito ng tulong sa isang food delivery rider ng Grab sa Pasay City noong nakaraang buwan dahil hirap itong maglakad at payat na payat na. Ayan. Okay, so yung mga kaibigan, ang update po naman dito kay John Rigala, hindi John Estrada, nabanggit ko yata John Estrada, no? John Rigala po yan, okay. At bago natin dakuan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating Showbiz Spotted number 1, dakuin mo na, batiin mo na natin itong mga nanonood pa rin po sa atin, si John po naman sa Calamba, Laguna, sa San Jose. Tama ba ako? San Juan, San Jose. Anyway, magkabikit naman yan eh. Yan, si John. Hi, John. Ayan, regards sa mga kasama mo dyan at sa iyong napakagandang girlfriend. Ano? Si Leah Felipe Cruz, sabi niya may bagong anchors ba ang nakasama sa DZRH sa darating na September? Naku, hindi ko lang alam. Hindi ako masyadong pamilyar pa. Malalaman na lang natin yan kapag napanood na natin, no? Sino pa? Si Jaime Libadisos nanonood sa atin. Hi, Jaime Libadisos. Si Luis Tor Ocampo. Pabati kaming mag-asawa, Nestor and Luisa Ocampo ng Bacoor, Cavite. Magandang araw po sa mag-asawang Nestor and Luisa. Ah, kaya pala Luis Tor, kasi Luisa and Nestor. Ang galing, no? Mm-hmm. Alright. Okay. Sabi ni Mama Miriam, binabantayan kita kasi gusto ko yung mga balita mo at laging updated. Wow. Maraming salamat. Okay, one hour dati yung program ko. Ang hirap po. Ako po nakiusap, nagawing 30 minutes lang. Alright. Nanonood sa akin ang aking batchmate kasi ang poging-poging si Roberto Reyes. Ayan, maganda araw. Alright, ang dami pa natin dito mga pagbati, ano? Kaya lang natabunan ni. Eh. Oh, mga natabunan na. Ayan. Of course, si Lance Altuhan. Baka makalimutan natin, Lance. Hindi ko makita ang iyong message, no? Pero nakita ko nanonood ka sa atin. Si Cyril Hamito. Maganda araw. Ayan. Okay. Natutabunan kasi kapag marami yung hindi ka agad nababasa. Okay. Doon sa hindi ko nabasa, pasensya na. Pero ngayon, ratsadayan natin ating detalye, mga kaibigan, sa ating Showbiz Spotted number 1 dahil itong si Mark Anthony Fernandez ay itinanggi po niya, nilustay niya ang nakuhang mana sa amang si Rudy Fernandez. Ang buong detalye, narito, panoorin natin. Mariing itinanggi ni Mark Anthony Fernandez na napunta sa wala ang minana niya sa kanyang amang si Rudy Fernandez. Ayon kay Mark, maganda ang kinapuntahan ng minana niya tulad ng bahay na ibinigay niya sa kanyang anak na nag-aartista na rin na si Gray Fernandez. Si Gray ay isa sa mga anak ni Mark kay Melissa Garcia kung saan naghiwalay rin sila nito. Ayon kay Mark, siniguro niyang maibigay sa kanyang anak ang kanyang minanang bahay sa White Plains noong makipaghiwalay siya dito upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga anak.
ang nasabing bahay ay tinirhan ng yumaong si Rudy at ng kanyang inang si Alma Moreno na naghiwalay rin at napunta si Rudy kay Lorna Tolentino habang napunta naman si Alma kay Dolphy na kalaunan ay napunta naman kay Shasha Padilla. Kasabay na itinanggi ni Mark na walang direksyon ang buhay niya ngayon at nakikitira na lamang siya sa kanyang kaibigan sa Pampanga dahil wala na siyang pera. Anya, maayos ang kalagayan niya ngayon kaya't walang dapat na ipag-alala umano ang kanyang followers. Si Mark ay hiwalay na rin sa kanyang ikalawang asawa kung saan inamin na aktor na nangyari ang pag-iiwalay nila noong lockdown dahilan para umalis siya ng Tarlac at nakitira siya sa kanyang kaibigan sa Pampanga. So ayan, malinaw mga kaibigan na hindi rin niya raw nilastay ang pera. Grabe no, White Plains, grabe. Bahay sa White Plains. Doon sa mga hindi nakakalam mga kaibigan, ano, yung mga hindi taga Manila, ang White Plains po ay isa po sa pinaka marangyang village po. Oh, dito po naman sa Metro Manila. No? Yan po ay located sa may Quezon City. Nasasakupan pa po yan ng Quezon City. At talaga namang ang mga nakatira po dyan ay mga talagang super yayaman talaga. Parang ano yan, Das Marinas Village, Forbes Park, ayan. Pero ang Forbes Park yata ang pinakamaano, no? Asa ka ang Das Marinas Village, yun yata yung talagang pinakamayayaman talaga. Pero itong White Plains ay mayayaman din ang mga nakatira dyan, matindi dyan. Sa maroon pang mga kaibigan, nung nagtayo po naman, malapit sa Libis yan eh. Nung naglagay po ng mga bar doon sa gilid ng Libis, ipinaalis yan ng mga homeowners. Mga makapangyarihan ang homeowners yan. Kasi mga nakatira dyan, mga talagang mga taga-alta sa syudad. Kaya mabilis na napatanggal dyan yung mga bar. Kabilang sa natanggal na bar dyan, yung bar ni Mystica. Na napakalaki ng bar ni Mystica dyan, pero napatanggal dahil nga sa makapangyarihan yung mga nakatira dyan sa White Plains. Si Rupa Gutierrez, ang magulang ni Rupa Gutierrez, si Annabel Rama, ay dyan nakatira sa White Plains. Ayan, okay. So yung mga kaibigan po naman detalye sa ating mga balita nga to artist ngayong araw na ito. No? At bago tayo magtapos, may pahabol dito na pagbati si Judith Kasiguran Agdepa. Magandang araw, Mama Judith! At sino pa ba dito? Aha, sino pa ba? Si Jerry Martinez, nanonood din po sa atin. At aha, ayan, wala na. Nawala na. Okay, nawala na yung mga nagpamabate. Okay, so mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, magkakasama pa rin na tayo alauna ng hapon. May replay ho ito mamayang madaling araw, midnight pa lang, alas 12 na ng aking gabi. At syempre, bukas live na live pa rin ho tayo, hitik na hitik ng mga balitang showbiz pa rin po. Ang ibibigay ko sa inyo, fresh na fresh pa rin po yan, mga yan. Syempre, yan po ay kinalap ng ating 139 researchers. Para lamang po yan sa inyo. Okay? So mga kaibigan, magpapaalam na ako. Hanggang bukas, magkakasama-sama ulit tayo. 30 minutes ng huntahan at chismisan. Dito pa rin po sa ating show na Showbiz Spotted. Bye!